alam mo, yung porma mo na yan, kung bababa ka sa downtown, magpasyal-pasyal ka sa SM, tapos nagpapatrolya ako doon, makita kita, hindi ka talaga mapagkamalan na NP. Sa ganda mong yan, ang ganda mo, hindi ka talaga mapagkamalan. So, chill ka lang, no? Kung makasalubong ka ng mga police doon sa downtown, parang wala lang. Natatakot din po ako sa police kasi I have pending criminal cases. Pero, sige, you know, go ahead, Arian. Masakit po sa isang magulan yung 6 years old mo na anak, binpin, na yung bata na dinala mo sa universidad para makatapos ang pag-aaral, dinala nila sa bundok para maging NPA. Masakit po yung kasi, alam po natin sa kabundukan, hindi namimili ang bala. Sa bawat araw, yung anak ko nakikipaglaban kay kamatayan. Paano mo maisip na ang isang nanay makatulog ka ba sa araw-araw na ganyan na lang ang nasa isip mo? Alam niyo po, dahil sa Hands Up for Children, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap yung mga former rebel po na nakasama ng anak ko. Pero sa bawat kwento ng hirap sa bundok, sa bawat kwento na sabihin tumalon sa ilog yung anak mo, may dalang laptop, may dalang baril, sa bawat sabihin kumakain ng tira-tira yung anak mo para po yung kutsilyo na sumasaksap sa dibdib ko. Ano mo yung tinitiis po ang lahat ng sakit na iniisip mo? May gabi ba na tinatawag ako ng anak ko na nanghihingi ng tulong pero wala akong magawa? Just like kung ano po yung sinabi ni Joy, ganun din po sa akin, no? Disclaimer lang. It took us a lot of courage to really speak the truth and I'm under oath. And currently, I'm a Juris Doctor student at Jose Maria College Foundation Incorporated College of Law. So I know na the consequences kung ano po yung mangyari sa amin if we cannot defend ourselves in telling the truth. Jose Maria College Foundation Law? Kay Kibaloy po. Doon ka pala. Okay. Davao. Anong year ka na ng law ngayon? First year po. First year? Sa second year po. Pero dati saan ka? Saan ka na? University of the Philippines, Mindanao po. UP, Mindanao, sa Mintal. Mintal. Silingan lang ta. Ha. Pero taga saan ka? Coronadal City, South Cotabato po. Coronadal City. Nag-aral ka sa UP, Mindanao. Anong kurso mo doon? BA Communication Arts. Communication Arts. Anong year? 2010 hanggang 2014. Hindi ka nakatapos? Nakatapos. Natapos mo talaga doon. Okay. Please apo, continue. Apo, I'm Arian Jane Ramos. Ang pangalan ko po sa loob ng Kilusan ay Marikit. I'm the former secretary of the Guerrilla Front 55 SRC 5 SMRC. Our area of responsibility ay sa Davao City, particularly sa Pakibato District. Alam mo, informa mo na yan kung bababa ka sa downtown, magpasyal-pasyal ka sa SM, tapos nagpapatrolya ako doon, makita kita. Hindi ka talaga mapagkamalan na NPA. Sa ganda mong yan, ang ganda mo, hindi ka talaga mapagkamalan. So, chill ka lang, no? Kung makasalubong ka ng mga police doon sa downtown, parang wala lang. Natatakot din po ako sa police kasi I have pending criminal cases. Pero, sige, yeah, go ahead, Arian. Nandistruck na ako. Pakibato District, Kalinan. Talaingo, Davao del Norte. The whole Talaingo, Davao del Norte portions in San Fernando and Quitota Bukid nun. So, before po ako... Front Committee... 55. Well, kwa naman yan? Dismantled naman yan ngayon, di ba? Wala na? Wala na po. Dahil Davao Region po. Napanahon po ni Lieutenant General Ernesto Torres. Si Juan. Sa panahon niya po yun. Tori, sige, continue. Si dismantled. So, yun po. Ako po ay naging miyembro ng Gabriela Youth, UP Mindanao. Ako po ay naging chairperson noong 2012. 2013, naging spokesperson ng Gabriela Youth Davao Region. Naging member po ako ng Malayang Kilusan ng mga bagong kababaihan. At naging chairperson din po ako ng Alyansa ng mga Aktibong Kabataan sa UP Mindanao. Ang nag-recruit po sa akin ay si Rendel Ryan Perper Cagula. He was the president of the University Student Council of the University of the Philippines Mindanao in 2011-2012, former Davao City Coordinator of the League of Filipino Students, and Southern Mindanao Coordinator of the Kabataan Party List. He died last November 4, 2014 in an armed encounter somewhere in Sarangani. Sarangani, no? Sarangani. He was the political instructor of Guerrilla Front 73. Saan dyan? Si yung naka-red po. Kagula.
Kagul. Patay na yan, patay na? Patay na po, November 4, 2014. May his soul rest in peace. Apo. Hey, continue, continue. So, during, naging collective ko rin po si, ayun, ah, hindi, ah, si, ano po pala, si Kenlan Fanagel, former Secretary General, then Chair of Pasakaday Salupungan Kalimutan Pasaka Confederation of Lumad Organizations in Southern Mindanao. Siya po yung nakausap at nakilala ko ng, pumunta po kami sa UCCP Haran. Kasi before po ako nag-NPA, meron po kaming immersion sa UCCP Haran. If you remember the bakwit, no? Majority, may 1,300 no na mga Talaingod Manobog from Talaingod, Davao del Norte na nagbakwit. So si Kenlan, siya po yung isa sa mga nakakausap ko dahil siya yung yun nga Secretary General at that time, at kami po bilang mga miyembro ng Gabriela Youth League of Filipino Students, Anak Bayan at iba't iba pang mga legal front organizations ng CPPNP-NDF ay binigyan ng no na tulong sa bakwit campaign. So nakausap ko itong po itong tao na ito. Yung nire-rescue namin yung mga bakwit doon sa loob ng Haran. Ipapakilala, magulo ito eh. Ipapakilala ito na kwan lang, yung tribal leader. Yung pala, NPA na pala. Nag-NPA po siya after how many years na naging urban operator po. Please, continue. Opo, so after my... si ano din po, naging collective ko si Jong Monson, si naging ang kanyang alias sa loob ng Kilosan ay Franco. He was the political instructor sa regional operation, sa regional headquarters ng Southern Mindanao Region. Naging secretary general din po siya ng Pasaka at miyembro siya ng Anak Bayan University of Mindanao sa Davao City. Nag-surrender na din po siya. So collective niya po, kasama niya po si Kerlan, kasama niya din po yung iba pang si Perper, kasama din po namin na nung namatay na. Binanggit ko lang sila kasi meron silang malaking papel, kasi nung pumunta na po ako sa bundok after my graduation, May 11, 2014 sa sityo na Silaban, Talaingod, Davao del Norte, doon yun na po yung unang araw na pumasok ko sa Talaingod at naging at nag-start yung revolutionary integration ko sa Talaingod. So pagpunta ko doon, that was 2014, yun din po yung mga panahon na na-pull out na po yung 68 Infantry Battalion sa Talaingod dahil naging successful yung campaign ng CPPNP-NDF sa taktikang bakwit. So ang taktikang bakwit ng SMRC was first employed in 2014 as regional directive. So yung bakwit po ay regional directive, ibig sabihin mandato po yun ng orchestrated po yun ng Southern Mindanao Regional Committee. Panahon po yun nila Kabok, nila Elian, may mga hindi pa pala si Bok pa pala. And then yung unit po namin sa Talaingod, kami po yung may responsibility sa pagbibigay ng napakaraming pwersa ng mga from dato, mga bata, mga IT students. If you remember sa Lupungan Tatano Ikanogon Community Learning Center, kami, isa na po kami sa mga henerasyon na nagpatuloy na nagtayo ng 21 schools sa Talaingod, Davao del Norte po. So yung integration na yun po hanggang sa lumakas at lumawak yung pag-uorganisa namin, umabot po kami sa sustained na bakwit campaign. So si Kerlan po at si Jong Monson yung close coordination ko. Ako po nasa bundok, tapos sila yung kausap ko na nasa UCCP Haran. So dahil nga nakikita namin na napakaganda ng program, kampanya ang bakwit, kasi nga it talks about defending the ancestral domain of the indigenous peoples. Napakanog niyan, no, lalo na sa ibang bansa. So nakakakuha kami ng malaking resources, no, financial resources from according to Jong Monson na nasa somewhere. Actually, surrender na siya. From European Union of European Union organizations. And yung ita, hindi ko na din po alam. Pero yun yung nagkakuha ng pondo. Apa. Kasi po si Gab, yung asawa ni Eric Casilo, si Kaelian, na ano na, na friended na. Siya po yung gumagawa talaga ng mga proposals. And at that time, magkasama din po kami during sa mga panahon na gumagawa siya ng proposals. So may mga sinasabi siya na ito yung mga proposals natin in para ma-sustain natin yung bakwit.
at pinapadala nila kasi nasa International Solidarity Work Committee siya. So yun po yung mga alam ko lang na, pero hindi ko alam yung ano talaga yung proseso, pero yung mga gist na information, mga hindi ko alam, pero yung basic, yun yung mga nasasabi nila sa amin. Kaya pala, we wonder why naka-sustain ng napakaraming taong pinapakain doon sa loob ng UCCP Haran for a long time, dahil nga may funding source kayo from abroad, from European Union. Opo, pero nag-stop na siya nung time na na-implement na po yung ATA. Kasi yun din po yung isa sa mga downfall ng SRC, ng SMRC dahil sa Anti-Terrorism Act. So, ayun po. Next daw ko. So, ayun po. Nasaan po kami niyan? Sityo Mambuntuan. Barangay Digungan. Tama ba? Digungan. Digungan, Kitaw-Taw, Bukidnon. Kasama ko po si Enrico Karamat, also known as Marco. Siya po ay galing sa UP Diliman, BA English Creative Writing, anak bayan, UP Diliman. Political instructor siya ng SRGU, NPA, SMRC, pero nag-surrender na po siya. Next. Ayun. Marami, pinapakita ko lang po itong picture na to kasi nakikita niyo puro kami mga galing sa universities na kami po ay nagsama-sama. May galing ng Daniel Castillo, UP Diliman, BS Community. Pareho kayo UP Diliman, ha? Mindanao ako, Diliman po siya. Ah, Diliman. Ano po kami, Hall of Nation approach? Sayo. UP Mindanao, UP Diliman, UP Visayas. Hall of Nation approach din po kami. Daniel Castillo, UP Diliman, anak bayan, UP Diliman, political instructor ng Guerrilla Front 55, NPA Southern Mindanao Region. Si Rose Valle Haspe, Kalira, PUP, BA Broadcast Communication, Tulong Kabataan, Kabataan Party List. Si joined the NPA SMRC 2016, ako po yung kumuha sa kanila. Kayong Manggi Gardose, LFS High School, National, joined the NPA in 2016. Next daw, Bex. Si Josie Papasin, ano ba si Josie? PUP BS Psychology, LFS PUP, joined the NPSMRC in 2017. Former Secretary Guerrilla Front 18, nag-surrender na din po si Josie. Tapos, next po. Ayun, si Daniel na introduce ko na. Magkatabi kami ni Daniel Castillo. Hanggang ngayon, magkatabi pa rin kami. Si Clarice John Rolf Vergonia. Clarice, UST. University, UST, LFS, BS Political Science, joined the NPA, SMRC in 2017. Next, si Zaili Gad Kaarab, BS Polsai, PUP, Manila, joined the NPA, SMRC in 2017. Former political officer, and namatay na po siya noong 2019. So, encounter? Opo. So, magkasama kami that time. So, kung nakikita, napapansin ninyo, next. Ayun, si best friend po ni Charisse Chaba Banyes, aka Kaniki, former member of LFS, former student regent, UP Las Banyas, BA Communication Arts, joined the NPA Southern Mindanao Region in 2017. Next, Kaliska Cal Peralta, aka Kareka, former LFS, UP Diliman Film, joined the NPA Southern Mindanao Region in 2018. Kung napapansin niyo po, puro sila galing ng UP Diliman, puro taga Luzon. Kasi po, ito po yung malaking relevance kung meron pong nasasagawa na malaking kampanya ang Communist Party of the Philippines, particularly yung taktikang bukwit, kasi po napakalaki po talagang gains ng CPP-NP and DF that time. Kasi po, syempre, if you will talk about the indigenous people's welfare, matulog po yan kasi alam natin kung gaano po kahirap yung kabuhayan nila doon mismo. Particularly yung Talaingod na one of the largest ancestral domain, and we want to protect their ancestral domain. And because of the Salupuan schools, because of their, of course, livelihood, etc. So, kayang i-manipulate ng CPP-NP and DF para makapag-recruit gamit ang mga kapatid nating katutubo. So, dahil dun sa campaign na yon, kung napapansin nyo, lahat, majority ng mga kabataan nandun sa area namin, no? And it is, and I guess it is also, andyan din po si, ano pala, si Kurt Russell Sosa, yung nagpipindot dun. Turo-turo na tayo, girl. Kurt Russell Sosa, Ugnay, PUP Journalism, member LFS National Secretary, Guerrilla Front 34, SRC 4, SMRC, surrendered noong 2020. Tapos kasama din po namin si
Daniel De Losa, aka Axel, UP Diliman, BS Applied Physics, LFS UP Diliman, Secretary Front 2S or C2 SMRC, Surrender 2021, si Angeli Fortich, aka Amihan, UP Diliman, BS Chemical Engineering, Anak Bayan, UP Diliman, Political Instructor, Guerrilla Front 18, Surrender 2022. Proposal, dami, dami nyo. And, si Raul Manuel po, so ito yung kwento ko. Kapakagalitan ako ni Raul Manuel nito. Giginhawa muna po ako. Disclaimer lang, hindi ko po nakita si Raul Manuel personally. However, ako po, kasama ko po si Eric Casilao sa Sitio Balacayo, Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon. Kami po ang nag-facilitate ni Raul Manuel, kasama si Daniel De Losa, kasama ni Kurt Russell Sosa, kasama ni Angeli Fortich, si... basta marami silang kasama. 16 of them, noon, ko po yung may hawak ng recommendation letter nila. Kasi po, si yung harboring site namin ay ilang kilometro lang sa harboring site ng unit ko. Hindi po ako nandun physically sa unit ko dahil I was pregnant. So, dun po ako sa regional headquarters. Pero napakalapit lang po namin sa kanila. So, I facilitated them. Una, natulog sila sa UCCP Haran. And then, kinabukasan, dun sila dumaan sa barangay San Jose sa San Fernando, Bukidnon. Tama ba ko, diba? Tapos, dumaan sila sa Salug River. I-explain ko saan sa dumaan. Baka sabihin na, hindi ko alam. Salug River, and then after how many days, 5 days, nakarating sila sa sit sa range ng Sitio Bolo, Barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. So umabot sila siguro ng siguro 2 weeks. Ang iba kasi deployment na eh. For example, si Kurt na deploy na siya sa ibang area. Yung iba 2 weeks hanggang 1 month na nagstay sa unit namin mismo. At may mga kasamaan po ako na wala dito na they can attest na Raul Manuel is there. So, what does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. So, member siya ng Communist Party of the Philippines. Very yes. Clear. Ah, coming from you, ha? Baka sabihin ni Manuel, na tuturuan kita. Eh, no student ka ngayon, di ba? Hindi ka pwedeng turuan. So, siya, si Raul Manuel is a member of the Communist Party of the Philippines. Communist Party of the Philippines. Is that Raul Manuel, the same Raul Manuel that is the Raul Manuel representative? Yes. Ng kabataan? The same person? Yes. The same person? Yes. So, puro kasinungaling yung sinasabi niya na wala siyang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Balas ng buhay niya. Ha? Eh, yes. For the record, for the record. Yes. Puro yes, of course, he will deny it, no? The same as what we did, no? Nung nasa legal front organizations pa, we always deny because it is, ano, our responsibility to hide our identities na kami ay mga membro ng underground mass organization at members ng Communist Party of the Philippines. So for the record, ha? Just for the record. For the record. For the record, you are... categorically speaking that he is a member of the Communist Party of the that Representative Raul Manuel of Kabayan Kabataan Party List is a member of the Communist Party Party of the Philippines. Yes. So very clear yan. Yes. So kung siya ay nagdi-deny, nagsisinungaling siya. Yes. Okay. Because that is your usual modus operandi to deny every time you're being asked. Yes. Am I correct? Yes. Yes. Kate Traka, please, you have the floor. Good afternoon, sir. In addition, sir, I also worked with Raul Manuel when he was the UP student regent in the University of the Philippines. And kasama ko siya and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines. And we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. So I am sure he will deny this, my good old friend Raul and workmate. We worked within UP, no, within the committee tagapagganap, no, ng UP. Yun yung mastermind ng recruitment sa UP. He as a student regent at the time and me as the chairperson of Alay Sining, no. We planned and we executed, implemented recruitment for the NPA. Kami yung nagpapatupad ng mga quota doon kung ilan yung NPA na dapat ma-recruit ng bawat chapter ng KM for each college, no, na meron sa UP.
So, kaya siya pumasok sa NPA Mindanao, no? Kasi naman susunod yung mga tao sa kanya kung siya hindi siya nagpupunta doon, di ba? So, the same with me. Kasi leader ako, so I had to go to NPA Mindoro. How can I recruit NPA kung ako nga ayoko, di ba? Siya, umuwi siya, eh. Hindi siya nagtuloy mag-NPA. Ako, nagtuloy ako. Pero okay lang naman kung i-deny niya. Kasi yun talaga yung gagawin niya, for sure. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth, and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is a recruiter of the NPA? Yes, sir. Well, that's what you're doing, right? Yes, we were for planning, implementing recruitment programs no for NPA recruitment, sir. So ngayon ay kumukulo na yung aking dugo habang tinitingnan ko itong tao na ito. You know, this is a... We might be laughing right now, but for all we know, this is a very serious matter. Yes, sir. You can just imagine a congressman of the Republic of the Philippines enjoying all the perks, enjoying everything, at the same time undermining this government, undermining the state. Yes, sir. Di ba? Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tuwa itong tao na ito. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ikaw ang imbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Sabihin na, tingnan natin. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army, who is trying to destroy this government. Ganun pala talaga itong tao na ito. Tingnan natin. So, thank you for those revelations. Yes. I am being a Filipino, hindi ako pwedeng forever tayo lulukuhin itong mga tao na ito. Hindi ito po pwedeng forever tayo lulukuhin. Destroying the government from within the government. Papayag ba tayo nito? Papasokan tayo ng ganitong klase mga tao sa ating gobyerno? Granting, provided by the Constitution, yung party list, ay pwede sila mag-represent dyan. What they are doing right now is talagang kakasama ng ating bansa. And I am dedicating my life for this fight. Nakapag-retire ko sa Philippine National Police. With hindi ko mabilang kung ilang girang dinaanan ko with this NPA, the New People's Army nito, at sa awa ng Diyos nakapag-retire ako. Ngayon nakapag-retire na ako, dito na hindi na ako ngayon makipaglaban sa inyo sa armed struggle. Dito ko kayo lalabanan sa inyong parliamentary struggle na sinasabi ninyo. Legal sa legal. Tingnan natin. Senador na ako ngayon. Tingnan natin. Itong mga tao na ito, ito yung nagpapahirap ng Pilipinas eh. Ito yung nagpapahirap ng Pilipinas. To be frank about it, sabihin man ninyo na sinira ko yung parliamentary courtesy, but my love for this country is above and beyond parliamentary courtesy. To be frank about it. Kumukulo ang dugo ko, nakikita ko itong patawa-tawa pa, smile-smile. Oh. Yung pala'y anay pala ito na gusto sumisira ng ating lipunan. Diyos ko, bakit meron tayong ganyang mga congressman? Sige, continue. Sinong gusto magsalita? Ha? Ay, hindi pa pala tapos. Sorry, nakalimutan ko. High blood kasi ako eh. Sige, pasensya ka na. Please continue. High blood na din ako sa joke. So yun po, no, lumabas sila, and then after that sila lang po yung sila po yung mga nga, napakarami kong sinabi kanina ng mga estudyante, nagpapakita lang po yun, napapatunay lang yun, no, it's an objective basis na may efforts talaga, napakalaki talaga yung efforts ng CPPNP-NDF na mag-recruit po sa mga kabataan, kasi sila yung nagiging second liners para maging politiko and military cadre. Hindi mo nagtanong si Raul Manuel na ano kaya, sir, kung ikaw na lang mag-armas, lumabang ka doon sa bundok, bakit kami pang nire-recruit ninyo? Hindi nyo nasabihan yan. Nauna po kasi ako sa kanya. Nauna ka sa kanila? Nauna ako sa kanya. Ibig sabihin, mas senior ka sa kanya? Opo. Thank you.
Ang mga kabatch niya po si Kate Raka. Kaya si Kate po yung kanina nag-explain regarding kay yung mas malalim na participation ni Raul Manuel. So, you mean to say kabatch mo siya? Yes, yes sir. We were, magsabay kami nag-student council, and nung naging student regent siya sa UP, I was also operative ng CPP sa UP. So parehas kami nag-ooperate under the same committee. And then, actually, bago ako mamundok, ay nagpaalam ako sa kanila. Sabi ko, Raul, mag-NPA na ako sa Palawan. Alam lang ba, as a friend. Tapos, kasi, you know, baka makonvince ko siya na mag-NPA din. And he told me na he's planning to be a part of the Congress sa KPL. So, we went our separate ways. But, we had the same goal, no? Recruitment pa rin, no? Bigger pool. Bigger pool for the NPA. So, si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice na mag-NPA. Pero, he's part the body na nagre-recruit for the NPA. So, there's that truth na kasama ako at yung iba pang mga kabataan na sumunod sa akin ay recruited under the influence of the same party list, sir. Kasi yung Anak Bayan, Alay Sining, LFS, sila yung organizations na founding organizations ng kabataan party list. Anak Bayan, League of Filipino Students, Alay Sining, and other organizations na affiliated sa left-wing red. No, yan yung found na youth, no, ay founding members ng kabataan party list. And it's true na under their influence, no, ay maraming batang nare-recruit into the NPA. And I was one of them. Eh, si Raul, siguro mas masaya sa Congress. Sure, talaga mas masaya doon. Masaya siya doon. But anyway, yun nga. Grabe palang ginagawa itong mga tao na ito. With your revelations, I would like to thank you. With your revelations, the more na I am emboldened to move for the, kung pwede lang, i-scrap yung party list system na yan para mahinto na yung pakikialam ng mga CPP dito sa ating kongreso. Yan, nagiging free ticket nila yan eh. Yung party list system para pumasok sa kongreso. But anyway, since it is provided for in our constitution, wala na tayong magawa dyan. Ang habulin ko na lang na ma-amend itong party list system na itong mga makakaliwa na nagre-recruit ng kabataan papunta sa armadong New People's Army ay talaga maharang ito ng kumilik itong kanilang mga yung party list nila. Dapat maharang talaga ito. Hindi po pwede itong pabayaan natin ito. Talagang gagawa natin, hanapan natin para na ma-amend yung party list system law. I think I would like to solicit the support of my very good friend here, colleague Senator Tolentino, na maayos natin itong party list system act na hindi na makapasok itong mga tao na sumisira ng ating lipunan. Totally agree, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Senator. Masakit po sa isang magulan yung 6 years old mo na anak, Binpin, na yung bata na dinala mo sa universidad para makatapos ang pag-aaral, dinala nila sa bundok para maging NPA. Sakit po yung kasi, alam po natin sa kabundukan, hindi namimili ang bala. Sa bawat araw, yung anak ko nakikipaglaban kay kamatayan. Paano mo maisip na ang isang nanay makatulog ka ba sa araw-araw na ganyan na lang ang nasa isip mo? Alam niyo po, dahil sa Hands of Four Children, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap yung mga former rebel po na nakasama ng anak ko. Pero sa bawat kwento ng hirap sa bundok, sa bawat kwento na sabihin tumalon sa ilog yung anak mo, may dalang laptop, may dalang baril, sa bawat sabihin kumakain ng tira-tira yung anak mo, para po yung kutsilyo na sumasaksap sa dibdib ko. Ano mo yung tinitiis po ang lahat ng sakit na iniisip mo? May gabi ba na tinatawag ako ng anak ko na nanghihingi ng tulong pero wala akong magawa? Ang mas masakit pang buto kasi last August 2021 po, his father passed away without knowing kung buhay siya o nasaan siya. Yung last statement ng father niya sa akin laban, habang nire-revive yung asawa ko sa harap ko, ang sinisigaw ko, lumabad ka kasi hindi pa natin nakita yung anak mo. Hahanapin pa natin si Francis. But we lost his father. Sakit po doon kasi pandemic po yun. Yung dalawa ko pong anak at ako, walang makalapit sa amin. Tatlo lang kami. Alam mo yung hindi mo alam ko, ano ba ang dapat mo kalungkutan yung nawawala yung anak mo o nawala yung haligi ng tahanan namin? Hindi ko po
alam kung alam ni Franz na namatay na yung father niya. Yung last nakita ko po kay Franz, 2021 pa, 2020 pa po ng February. Yun po yung time na nakita ko yung video na sabi ko sa kanya, "Nak, i-clear natin yung pangalan mo." Sabi niya, ang sagot niya sa akin, "Ma, sa organisasyon namin may sarili kaming abogado." Hindi ko akalain yung time na yun po yung huling yakap at halik ko sa anak ko. Kasi kung alam ko lang po na yun na ang huling yakap at halik na makita ko yung anak ko, hindi po ako bumitaw. Alam niyo yung pagsisisi sa puso ng isang ina na sana hindi ko binitiwan yung kamay ng anak ko. Ngayon po, magpo 4 years na uli, wala akong proof of life. Wala pa akong alam ko na saan ang anak ko. Ang masakit po, ito po yung hirap, sakit, yung lungkot na sobrang hindi mo malaman kung saan ang galing na ayaw namin iparana sa mga ibang pamilya. Yung naranasan ng anak namin, ayaw namin maranasan ng ibang kabataan. Kaya nandito po kami nang hingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po kami maibalik sa amin ang anak namin. Kaya po, nagpapasalamat kami sa amnesty na binigay ni Presidente kasi ito ang magiging daan po para mapasuko yung anak namin na makita nila na mabuti yung gobyerno at ito yung paraan para makita namin yung anak namin. Kaya sana kung narinig ako ng anak ko na hindi ako susuko hanggat buhay ako, ilalaban ko yung buhay mo, ilalaban ko yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya lagi kong pinapangako sa'yo, ako yung huling tatayo sa tabi mo para iabot yung kamay ko, para magbago ka. Nandito lang ako lagi. Maraming salamat po. Thank you. Sana nagkikinig si Francis ngayon kung makarating sa kanya yung mensahe ng kanyang ina. Napakahirap maging parent. Demonyo talaga yung mga recruiter na yan. Talagang demonyo. Except hindi kasama itong mga nagbagong buhay na. Nagbagong buhay na kayo eh. So sabi ni Lord, kapag kayo ay pinagsisihan niyo yung ginawa ninyo, kayo rin ay pupunta sa langit. What we need is yung tanggapin yung kamalian na ginawa natin at magbagong buhay tayo. Wala na yung pardon. Pardon na yung kasalanan ninyo. So sana kawawa itong si sa anak kaya ito, si Francis. Anong balita ninyo? Kayo, may alam kayo kung saan ito ngayon? Itong last na balita? Saan na monitor niyo? Wala? Sa Visayas? Yung last update, sir, wala na siya sa Eastern Visayas. May rumors, although unconfirmed pa, na intelligence na nailipat siya sa Southern Tagalog. Southern Tagalog? Yes, sir. Yung si Ern Mariveles. Kawawa naman itong bata na ito. Hindi, mas kawawa talaga ang parents. Ang hirap, di ba? Ang hirap sa parte ng parents, yung naramdaman mo yung sakit ng anak mo, yung dinadaanan. Parents kayo, maramdaman mo. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!